Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay papakita ko po sa inyo kung paano magpalit ng magnetic clutch ng sa compressor ng Toyota Vios 2015. Yan po, kasi po ang problema po niya ay hindi na malamig ang kanyang aircon. At nung pagtingin ko po sa kanyang compressor ay basag na yung plate niya. Kaya yan po, papalitan po natin. So yan po, ito na po ang compressor assembly niya. Yun, kung nakikita niyo po dito sa plate niya, basag na siya. Hindi na wala nang kapit yung plate na pag nag-engage yung aircon niya. Kaya tatanggalin po natin to. Yan, tinanggal ko na po yung lock niya. Binalik ko lang po para makita niyo kung paano siya tanggalin. Yan, yung rust niya, ibig sabihin po niya, hindi pag nag-engage yung compressor niya, pag inon yung aircon niya, yung may part na may rust, eh hindi na po yan dumidikit sa mismong pulley niya. Yan po, gagamitan po natin siya ng puller kasi mahirap po siyang tanggalin kung wala tayong puller. Ikutin lang natin to at yung puller na yung hatak sa kanya palabas. Yan. Yan na po. Kabuuan, okay pa naman yung bearing niya. At yan. Dinalapatan ng ano ng plate niya. Ito na po yung magnetic niya. Yung makikita niyo po yung magnetic na is may sign na po siya na nasunog yung winding niya. Yan, ito po. Yan, at dyan. Dyan yung sign na nasunog yung winding niya. Po, tatanggalin po natin to kasi kasali po siya sa mga magpapalitan natin ng bago, kasali siya sa set ng pulley. Tatanggalin lang po muna natin yung lock niya, yung pinaka lock niya, yung panghuling lock. At yan po, tanggal na yung pinaka-lock niya. Yan. Yan. Tatanggalin niya natin yung screw, yung ground niya. Yan yung body ground niya. Tatanggalin lang natin. At yun po, ito na po yung set niya. Yan, ito. Itong set ng pulley po ang papalitan natin ng bago. Yan. Magnetic clutch assembly. Kasama yung pulley niya. Dilinisan po natin itong shafting niya. Para pagkabit ng bago mamaya, ay hindi po tayo mahirapan. At babalik po tayo mamaya pagkabit natin ng bago. At ito na po yung bago niya, magnetic clutch. Yan yung luma. Bago. Kakabit lang po muna natin to. At rekta.
spacer para po sa kanyang huli clearance po siya para hindi magdikit yung mismong pulley niya at yung plate. Kasi pag magdikit po siya eh, kahit hindi ka naka-aircon para po siyang medyo ingay siya kasi nakadikit na yung plate niya mismo. Kita ko natin ang ganyan kumakaya ito. Babalik na natin siya, ikakabit na natin siya. So banging. Yan po, nakakabit na po siya. Iti-testing po natin 'to mamaya. Kakargahan ko po muna ng Freon. At pagkatapos ay papaandarin na natin dire-diretso. Sabay po natin antayin kung ano ang resulta ng ating ginawa. At yun po, yung nakikita nyo po ay nakaandar na yung makina natin at nagmo-moist na yung tubo niya. Ibig sabihin po ay goods yung ginawa natin at malamig siya. Good yung pressure niya, both high and low. Yun, aabangan po natin yung pag-trifoot niya ngayon. Ayan, aabangan natin yung pagbaba ng low pressure. Yun, bumaba siya, it means nag-trifoot po siya. So goods po yung ginawa natin. Yan po, at maraming salamat po, Lopez.